dilim ng kalangitan. There's nothing I see. Excuse me. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Medyo ang puti yata ng mukha ko ngayon . Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon ay nandito na naman po tayong muli sa ating live. So, wait lamang. Hello po, magandang hapon po sa ating 35 viewers. At ngayon po ay ating alamin ang anyong mga kalakasan o kahinaan batay sa ating mga zodiac sign. Ating alamin kung ito ba ay may katotohanan. Hello po kay Ma'am Ailaina Marie Creta, kay Ma'am Maricel Carvero, at kay Ma'am Rose Radia. Good afternoon din po sa inyo, Ma'am, and shout out po sa inyo, Ma'am Rose Radia. Hello po kay Ma'am Marites Oscaris Terso, kay Ma'am Els Esperon Alvervar, Alvi Barvar, kay Ma'am Susan Rayol Lope, at kay Ma'am Imelda Basa, dyan po sa ating Grace. Ayan. Hello po kay Ma'am Blanca Jordan Bitteranta. Okay, Ma'am, mamaya isa-isahin po natin ang mga zodiac sign. Kay Ma'am Lida Madrigal Cruzado, good PM, at kay Ma'am Mavic Valdemos. Ganon din kay Ma'am Julie Soriano Manalastas. Magandang hapon po dyan from Malasiki, Pangasinan. Ganon din kay Ma'am Lee Santiago Pilapel. Magandang hapon po sa inyo. Hello po kay Ma'am Sumlay Pananggalan Felmin. Good PM po sa inyo, Ma'am. So, ayan. Hello po kay Ma'am Lynn, kay Ma'am Len Quemsusitni Taay, kay Ma'am Petty Taron Maslet, kay Ma'am Ella Vagyo. God bless din po sa inyo. Happy birthday po kay Ma'am Ella Vagyo. Sige na, wala tayo. Kay Ma'am Ella Vagyo, happy birthday po sa inyo, Ma'am. Nawa ay maraming birthday pa po ang darating sa inyo at ibigay ni God lahat ng inyong mga kahilingan sa buhay at malayo kayo sa anumang uri ng sakit at kapahamakan. Hello po kay Ma'am Kimberly Brayunala Gonzaga, sa aking hipag na si Emilia Permano dyan sa Mahaplag. Magandang hapon. Huh? Yeah, okay. At kay Ma'am Julie Santretili. At hello po kay Ma'am Hesron Haves, kay Ma'am Marilyn Filiadjo, at kay Ma'am El Esperon Abelbar, kay Ma'am Alaina Marie. Yes po, Ma'am Alaina, pwede po kayo mag-inbox sa akin, Malibik. Marivic Paoyon Dornan po. Sa ang akin pong Facebook ay Marivic Paoyon Dornan. Okay guys, okay, start na po tayo sa ating usapin ngayong araw na ito. Okay. So, yes po, Ma'am. Start po tayo muli. Tayo po, isa-isahin po natin ang bawat zodiac sign. So, ang bawat zodiac sign, so it means mag-start po tayo ng Aries hanggang Pisces. Kay Ma'am Aileen, Ma'am Aileen Alin. Shoutout po tayo kay Ma'am Liti Capistrano Cabrera. Sa kanyang apo na nag-birthday ngayon. Happy birthday po sa apo ni Ma'am Liti Capistrano Cabrera. Okay guys, so mamaya yung mga nag-visit sa akin, titingnan natin kay Ma'am Margarita. So ngayon po, mag-start na po muna tayo sa ating pinaka-main topic. Okay, mag-start po tayo sa ating pinaka-main topic. Ano ang iyong kalakasan at ano ang iyong kahinaan batay sa iyong zodiac sign? Ito ang ating aalamin.
Sa kapangyarihan ng April 23 ay talakayin natin ang bawat isa sa mga 12 zodiac sign na may kanya-kanyang taglay at karakter. Malalaman mo ang iyong kalakasan at kahinaan batay sa iyong mga zodiac sign. So alamin ang kalakasan ng bawat zodiac sign. Magsimula po tayo sa Aries. Ang Aries, March 21 to April 19, Aries. Ang Aries ay itunuturing na pinaka-charming at smart sa lahat ng zodiac sign. Puhunan ng Aryan ang kanyang malakas na karisma upang makahikayat ng mga tao. Sa sandaling nagsalita ang isang Aryan, hindi ka pwedeng hindi makinig dahil ito ay puno ng kamangha-manghang mga informasyon na parang noon mo lamang nalaman. Pero ang katingiang ito ng isang Aryan ay kadalasang naglalagay din sa kanya sa spotlight ng intriga. Ito ang isang Aryan ay dahil sa daming alam ng isang Aryan, sila ay kadalasang naakakasuhang imbentor ng mga kwento. Kaya kadalasan, kahit totoo ang kanilang mga sinasabi, ay parang wala pa rin naniniwala dahil to be good to be true, ika nga. Sila ay kadalasang labis na pinapahalaga ng isang Aryan ang kanyang pagiging independent. Ito ang dahilan kaya nahihirapang itali sa roles ang zodiac sign na ito. Tulad ng simbolo niyang ram, handang manuwag ang kanyang mga sungay sa sandaling hindi niya magustuhan ang mga bagay na ipinapagawa mo sa kanila. Ang mga Aryan ay hindi nababagay sa office environment dahil nga hindi sila sumusunod sa mga roles. Kaya kalimitan ang mga Aryan ay entrepreneur at artist dahil hawak nila ang kanilang mga oras. May pagka-childish ang isang Aryan. Bagay na nakikita mo sa pakikipagrelasyon niya. Showy at clingy ang Aryan at gusto na lahat ang atensyon ay kapariha ay sa kanya. Dahilan para maging possessive ang isang Aryan. Sa sobrang showy ng isang Aryan, wala na siyang pakialam kahit may masabi man ang mga tao sa kanyang paligid. Who cares ang motto ng isang Aryan? Ang alam niya, mahal niya ang tao, kaya dapat ay ipakita niya ito sa lahat ng paraan na alam niya. Ang alam niya, mahal niya, na alam niya. Masarap magmahal ang isang Aryan, dahil ikaw ang gagawin niyang mundo. Iwasan mo lang na masaktan ang damdamin ng isang Aryan, dahil tulad na nga ng kanyang simbolo ng ram, handa siya sa kanyang paghihiganti. So, ayan po ang sinasabi ng ating Aries. Tumako naman tayo sa Taurus. Ang Taurus, April 20 hanggang May 21, Taurus. Okay, handa na ba ang Taurus? Taurus. Ang Taurus ay isa sa pinaka-praktikal sa lahat ng mga zodiac sign. Sa sobrang pagiging praktikal sa mga bagay-bagay, ayaw ng Taurian ng komplikasyon. Para sa zodiac sign na ito, ang mga bagay na hindi dapat ginagawang komplikado. Dahil dito, labis na pinapahalagahan ng Taurus ang balance at harmony sa buhay. Na siya namang ina-apply niya sa kanyang love life. Hindi silosa ang Taurian dahil ayaw nga niya ng komplikasyon. Gusto niya ang happy lang at laging smooth sailing. Ano mang drama ang kanyang iwasan, kaya kadalasan ang tingin sa Taurian ay cold-blooded na malamig sa isang relasyon. Pero sa totoo, labis na pinapahalaga ng Taurian ang kanyang partner para sa kanya. Ang susi ng isang matatag at matibay na relasyon ay ang pagkakaroon ng harmony ng magkapariha at hindi drama. So ayan po ang ating Aryan. Pare naman po, kung ikaw naman po ay may zodiac sign na Gemini, Mayo 22 hanggang Hunyo 21, ayan po ang ating Gemini. Trademark ng Gemini ang pagiging adventurero. Taglay ng Gemini ang natatanging kakayahan ng pakikipag-usap. Madaling nakapagpalagayan ng loob ang isang Gemini.
sapagkat mabilis siyang mag-adapt sa mood ng lahat ng tao sa kanyang paligid. Lahat ng trip mo sa buhay ay kayang sakyan ng isang Gemini. Iyon nga lang, ang isang Gemini ay nagtataglay ng dalawang personalidad, kaya medyo mahirap kapain ang tunay niyang pagkatao. Maaari mo siyang tingnan bilang isang bubbly o masayahing tao, pero deep inside ay nagtatago ang isa pa niyang karakter bilang isang emotional at sensitive diva. Ang pagiging tukatib ng Gemini ay extend niya hanggang sa kanyang love life. Ayaw ng Gemini na boring at waling imik na kapariha. Ayaw niya ng fill in the blanks moment. Kapag kayo ay magkasama, dahil hindi siya nauubusan ng kwento. Kaya kung ang iyong partner ay isang Gemini, magbaon ka na ng maraming kwento upang hindi ka mauubusan sa kanya. So ayan po ang ating Gemini. Kapag naman ikaw ay isang Cancer, Cancer, pinanganak noong June 22 hanggang July 22, yan po ang ating Cancer. Asit ng isang Cancerian ay sa lahat ng zodiac sign ay ang magnetic personality. Dahil sa napakalakas na dating, lahat ay tila ibig makasama ng ibig siyang makasama at maging bahagi ng kanyang buhay. Kadalasan kasing successful ang isang Cancerian at lahat ng tao ay gustong ma-identity sa kanya. Magaang makasama ang isang Cancerian dahil tulad ng simbolo niyang talangka na bitbit sa likod ang kanyang tahanan. Kaya niyang gawing komportable ang anumang sitwasyon sa lahat ng pagkakataon. Maituturing ding very sensitive ang isang Cancerian pagdating sa isang relasyon. Para sa kanya, emosyon ang siyang pinakapundasyon sa isang relasyon. Hanap ng isang Cancerian ang kaparihang kaya siyang basahin kahit hindi siya umiimik. Hindi kumikibo ang Cancerian kapag galit, kaya mahirap siyang kapain. Pero tulad ng talangka, mag-ingat ka sa kanyang mga sipit na maninipit. Sa makatuwid, hindi martir sa pag-ibig ang isang Cancerian. So ayan ang ating Cancer. Kapag naman ikaw ay pinanganak sa Leo, July 23 hanggang Agosto 22 ang Leo. Sa isang inborn healer ang Leo. Dahil likas na leader, siya ay may tendency na maging dominante. Gusto ng Leo na binubost ang kanyang ego sa pamamagitan ng papuri ng mga compliments. Tulad ng isang leon ang kanyang simbolo, ang Leo ay very dignified sa kanyang mga ginagawa. Dahilan para mapagtunggupayan niya ang anumang larangan na kanyang gustuhin. Likas na pala kaibigan ang isang Leo. Mas pinapahalagahan ng isang Leo ang friendship kaysa relasyon. Kaya kung ang karelasyon mo ay isang Leo, humanda ka na ng magiging karibal sa oras at atensyon ang kanyang mga barkada at followers. Pero sa isang banda, very faithful at loyal ang Leo sa kanyang partner. By nature, ang isang Leo ay happy-go-lucky person. Ayaw niya ng drama sa buhay. Ang pagkakaroon ng kabit o number 2 ay wala sa kanyang utak dahil para sa kanya, ito ay kaakibat na kompromiso at drama. So ayan ang isang Leo. Kapag ikaw naman ay isang Virgo na ipinanganak ng August 23 hanggang September 22. Oto, Virgo. Ang Virgo ang siyang pinakamatikuloso sa lahat ng zodiac sign. Isa ito sa dahilan kaya kadalasan ay kinayayamutan siya ng mga tao sa kanyang paligid. Pero ang totoo, gusto lang naman ng Virgo na ang lahat ay nasa tama dahil ito ay para sa kapakanan din naman ng lahat. Karamihan sa mga writers, journalists at public servants ay Virgo. Dahil ang mission nila sa buhay ay ang makatulong sa mas nakakarami. Maluwag ang kanilang kapariha sa mga kapariha ang Virgo.
dahilan para maparatangan siyang walang pakialam. Pero ang totoo, reserve lamang ang Virgo pagdating sa emosyon. So ayan po ang ating Virgo. Kung ikaw naman, ako po ay Libra, kung ikaw naman ay pinanganak sa isang Libra na kagaya ko, September 23 hanggang October 22, ayan po ang ating Libra. Okay, sa pagiging patas sa lahat ng bagay ay isa sa natatanging karakter ng isang Libra. Tulad ng kanyang simbolong timbangan, ang Libra ay mahusay tumimbang ng iba't ibang opinyon o pananaw o point of view, kaya hindi siya basta-basta naniniwala sa sabi-sabi lang. Pagdating sa love life, ang Libra na yata ang pinakasawit sa lahat ng zodiac sign, sapagkat mahilig siyang magsabi ng mga sweet nothing sa kanyang kapariha. Naniniwala rin ang isang Libra na may forever pagdating sa pag-ibig. Mahusay na ang public relationship o PR ang isang Libran. So ayan, sa akin, totoo po ang isang Libra. Para naman po sa Scorpio. Kapag ikaw naman ay pinanganak ng Scorpio, October 23 hanggang November 22, yan po ang ating Scorpio. Ang Scorpion ang siyang pinaka-misunderstood at misteryos sa lahat ng zodiac. Misunderstood sapagkat ang tingin sa kanya ng mga tao ay weirdo, dahil hindi siya takot na pasukin ang isang sitwasyon na hindi pangangahasang pasukin ng alinmang zodiac sign. Mysterious dahil ang Scorpion ay labis na malalim sa buhay. Naglalagay siya ng wall sa kanyang sarili at tanging mga taong nakakakuha lamang ang kanyang tiwala ang pinatutuloy niya sa kanyang mundo. Dahil mahirap kunin ang simpati at tiwala ng isang Scorpio, kadalasan ang mga zodiac sign na ito ay hindi agad-agad pumapalaot sa larangan ng pag-ibig. Pero sa sandaling siya ay iyong makapariha, doon mo lamang matutuklasan. Ang Scorpio ay very sensual. So ayan po ang ating Scorpio. Kung ikaw naman ay isinilang sa zodiac sign na Sagittarius, Nobyembre 23 hanggang Disyembre 21, ito po ang ating Sagittarius. Maituturing na isang comedian sa lahat ang zodiac sign na Sagittarius. Napaka-positibo at very light lang ang pananaw niya sa mundo. No dramas, no worries, kaya nilang gawing katatawanan ang isang problema. Dahil insensitive, kadalasan ay maraming naiinis sa paraan ng pananalita ng isang Sagittarian na walang pakundangan kahit may masaktan. At dahil komedyante ang tingin sa kanila ng mga tao, ipinagpapalagay ng marami na hindi magsiseryoso ang isang Sagittarian pagdating sa relasyon. Hindi kaagad nakipag-comment ang isang Sagittarian dahil ayaw nila ng drama. Ang tanging tao lamang napupukaw sa kanilang atensyon ang paglalaanan nila ng panahon. At kapag ikaw ay pinalad at maging chosen one ng isang Sagittarian, asahan mong sila ay magiging very attentive at caring sa iyo. Sila ay tipo na gagawin ang lahat para maipadama sa kanilang partner na sila ay mahalaga. So ayan po ang ating Sagittarian. Kung ikaw naman ay ipinanganak sa zodiac sign na Capricorn, Disyembre 22 hanggang January 20, ayan po ang ating Capricorn. Ang lahat ng zodiac sign, ang Capricorn ang siyang pinaka-old-fashion ng paraan ng pag-iisip. Taliwa sa isang Sagittarian na masayahin, ang mga Capricorn ay napakaseryoso sa buhay. Sila ay yung tipo na hindi pa nagpampangahas na biruin. Walang uras sa mga walang kabuluhang bagay o kababawan ang isang Capricorn dahil ang utak niya ay nakafocus sa kung paano magtatagumpay sa buhay. Hindi siya titigil hanggat hindi lang nakukuha ang kanilang mga gusto. What Capricorns want, Capricorn gets, ika nga. Mapili sa taong iibigin ang isang Capricorn, mas uunahin niya ang karira kaysa kanyang love life. So ayan po ang ating Capricorn. Kung ikaw naman ay pinanganak sa zodiac sign na Aquarius, January 21 to February 18. So ito po ang ating Aquarius.
Lunar sa lahat ng zodiac sign ang Aquarian. Tila may sariling mundo at wala silang pakialam kahit wala silang mga kaibigan. Mas mahalaga sa kanila ang pagsusoul searching, kaya pumunta sa mall kasama ang mga barkada. Para sa kanila, ang mundo ay puno ng oportunidad na dapat tuklasin. Sila ay unpredictable at mainitin ang ulo, lalo na kapag nadadambala mo ang kanilang mga privacy. Sa kanyang paligid, straightforward din ang isang Aquarian at hindi siya magdadalawang isip. Nasabihin ang katotohanan kung si Hadang may masagasaan man siya. Ito ang dahilan kaya bihirang may makipagkaibigan sa isang Aquarian. May sariling roles ang isang Aquarian pagdating sa kanyang love partner. Lagi niyang sinasurpresa ang kanyang partner tulad ng bigla ang date or kaya naman ay out of town. So ayan ang ating Aquarian. Kung ikaw naman ay isang Pisces, February 19 to March 20, ito naman ikaw. Ang Pisces ay maituturing na pinaka-intuitive sa lahat ng zodiac sign. Mas pinakikinggan ng fashion ang kanyang kutob kaysa opinyon ng isang tao. Bagay na hindi mo masisisi dahil lahat sa kanyang kutob ay tumpak. Taglay ng isang Pisces ang wisdom of knowledge. Dahilan para gustuhin niya na siya lang ang laging mag-leader at mamuno sa isang pangkat. Sa kasamaang palad, ang ugaling ito ng isang Pisces ay nagbibigay dahilan para bansagan siya ng isang ipal o pabida. Madali mong malalaman kung interesado ba o hindi ang isang Pisces sa isang bagay kapag ito ay kanyang pinag-aaksayahan ng oras, atensyon at enerhiya. Ito ang dahilan kaya pinagpalagay ng iba na may pagkabatugan ang isang Pisces. Pero ang totoo, sadyang hindi mo lang siya maasahang mag-effort sa mga bagay na hindi siya interesado. Isa na yata ang Pisces sa pinaka-selfish pagdating sa pag-ibig, sapagkat handa niyang ibigay ang lahat sa kanyang kapartner. Masasabing masarap makasama sa buhay ang isang Pisces, sapagkat tutulungan kanyang ilabas ang lahat ng potensyal mo. So ayan po ang ating mga 12 na zodiac signs. So ang inyo ba ay may katotohanan? Okay, ating ulitin lahat. Ang March 31 po mamay Aris po yan. Ang September 28 po ay Libra. Hello po kay Ma'am Alma Italia Akot ng UAAA. Ang November, okay guys, mag-start na po tayo muli sa ating Aris para po sa mga hindi nakaabot. Okay, ating alamin muli. Ano yan? Ang December 1 po, ma'am. Ang December 1 po, ma'am, ay Sagittarius po yan. Ang December 1 ay Sagittarius po. Okay, guys. Start na po tayo muli sa ating Aries. Nawala na ako. Okay. Alamin natin ang iyong kahinaan at kalakasan. Aries, para po sa Aries. Ang Aries ay itinuturing na pinaka-charming at smart sa lahat ng mga zodiac sign. Puhunan ng isang Aryan ang kanyang malakas na karisma upang mahikayat ang mga tao. Sa sandaling magsalita ang isang Aryan, hindi ka pwedeng hindi makinig dahil puno ito ng pagkamangha-mangha at mga impormasyon na parang noon mo lamang nalaman. Pero ang katingian ito ng isang Aryan ay kadalasang naglalagay sa kanya sa spotlight ng intriga. Dahil sa daming alam ng isang Aryan, sila ay kadalasang nakakusahang inventor ng mga kwento. Kaya kadalasan, kahit natotoo ang kanilang mga sinasabi, ay parang wala rin naniniwala. To be good, to be true, ika nga. Labis na pinapahalagahan ang isang Aryan ang kanyang pagiging independent. Ito ang dahilan kaya mahirap itali sa roles ang zodiac sign na ito. Tulad ng simbolo niyang ram, handang manuwag ang kanyang mga sungay sa sandaling hindi niya magustuhan ang mga bagay na ipinapagawa mo sa kanila. Ang mga Aryan ay hindi nababagay sa office environment.
dahil nga hindi sila sumusunod sa mga rules. Kaya kalimitan ang mga Aryan ay entrepreneur at artist dahil hawak nila ang kanilang mga oras. May pagka-childish ang isang Aryan, bagay na makikita mo sa pakikipagrelasyon niya. Showy at clingy ang Aryan at gusto na lahat ng atensyon ng kapariha ay sa kanya. Dahilan para maging posisib ang isang Aryan. Sa sobrang pagiging showy ng isang Aryan, wala siyang pakialam kahit pa masabi, kahit paano ang masabi ng mga tao sa kanyang paligid. Who cares ang motto ng isang Aryan? Alam niyang mahal niya ang tao, kaya dapat ipakita niya ito sa lahat ng paraan na alam niya. Masarap magmahal ang isang Aryan, dahil ikaw ang gagawin niyang mundo. Iwasan mo lang na masaktan ang damdamin ng isang Aryan, dahil tulad ng kanyang simbolong Ram, handa kanyang paghikantihan. So ayan ang ating Aries. Kapag sa Taurus naman, Taurus, May 3 po ma'am, ay Taurus po. Ito po ang ating Taurus. Ang Taurus ang siyang pinakapraktikal sa lahat ng mga zodiac sign. Sa sobrang pagiging praktikal ng mga bagay-bagay, ayaw ng Taurian ang komplikasyon. Para sa zodiac sign na ito, ang mga bagay ay hindi dapat ginagawang komplikado. Dahil dito, labis na pinapahalagahan ng Taurus ang balance at harmony sa buhay. Na siyang ina-apply niya sa kanyang love life. Hindi siloso ang Taurian dahil ayaw nga niya ng komplikasyon. Gusto niya ay happy lang at laging smooth sailing. Ano mang drama ang kanyang iiwasan. Kaya kadalasan ang tingin sa Taurian ay cold-blooded at malamig sa isang relasyon. Pero sa totoo, labis na pinapahalagahan ng Taurian ang kanyang partner at para sa kanya. Ang susi ng isang matatag at matibay na relasyon ay ang pagkakaroon ng harmony ng magkapariha at hindi drama. So ayan po ang ating Taurian. Pare naman sa Gemini, trademark na sa Gemini ang pagiging adventurero. Taglay ng Gemini ang natatanging kakayahan sa pakikipag-usap. Madaling nagpalagayan ng loob ang isang Gemini, sapagkat mabilis niyang ma-adapt ang mood ng lahat ng tao sa kanyang paligid. Lahat ng trip sa buhay ay kayang sakyan ng isang Gemini. Iyon nga lang, ang isang Gemini ay nagtataglay ng dalawang personalidad, kaya medyo mahirap kapain ang tunay niyang pagkatao. Maaari mo siyang tingnan bilang isang bubbly o masayahing tao, pero deep inside ay nagtatago ang isa pa niyang karakter bilang isang emosyonal at sensitive, diba? Ang pagiging tukatib ng Gemini ay nai-extend niya hanggang sa kanyang love life. Ayaw ng Gemini na boring at walang imik na kapariha. Ayaw niya ng fill in the blank moment. Kaya kapag magkasama dahil hindi siya nauubusan ng kwento, kaya kailangan ay marami kang baong kwento upang hindi ka maubusan sa kanya. October 24 po ma'am, ang October 24 ay Scorpio po iyan. Kapag naman ikaw ay Cancer, asit ng isang Cancerian sa lahat ng zodiac sign ay ang magnetic personality. Dahil sa napakalakas ng dating, lahat ay tila ibig siyang makasama at maging bahagi ng buhay. Kadalasan kasing successful ang isang Cancerian, at lahat ng tao ay gustong maindinditi sa kanya. Magaang makasama ang isang Cancerian dahil tulad ng simbolo ng talangka na bitbit sa likod ng kanyang tahanan, kaya niyang gawing komportable ang anumang sitwasyon sa lahat ng pagkakataon. Maituturing ding very sensitive ang isang Cancerian pagdating sa relasyon. Para sa kanya, emosyon ang siyang pundasyon sa isang relasyon. Hanap ng isang Cancerian ang kaparihang kaya siyang basahin kahit hindi siya umiimik. Hindi kumikibo ang Cancerian kapag galit, kaya mahirap siyang kapain. Pero tulad ng talangka, mag-ingat ka sa kanyang mga sipit na naninipit. Sa makatuwid, hindi martyr pagdating sa isang Cancerian. So ayan ang ating Cancer. Kapag naman ikaw ay pinanganak sa zodiac sign na Leo,
isang inborn healer ang layo. Dahil likas na leader, siya ay may tendency na maging dominante. Gusto ng Leo na binovost ang kanyang ego sa pamamagitan ng papuri at mga compliments. Tulad ng isang leon na kanyang simbolo, ang Leo ay very dignified sa kanyang mga ginagawa. Dahilan para mapagtunggumbayan niya ang anumang larangan na kanyang gustuhin. Likas na palakaibigan ang isang Leo. Mas pinapahalagahan ng isang Leo ang friendship kaysa relasyon. Kaya kung ang karelasyon mo ay isang Leo, humanda ka na maging karibal sa oras at atensyon niya ang kanyang barkada at followers. Pero sa isang banda, very faithful at loyal ang Leo sa kanilang mga partner. By nature, ang isang Leo ay happy-go-lucky type of person. Ayaw niya ng drama sa buhay. Ang pagkakaroon ng kabit o number 2 ay wala sa kanyang utak. Dahil para sa kanya, ito ay may kaakibat na kompromiso at drama. So, ayan ang ating Leo. Kapag naman ikaw ay pinanganak sa zodiac sign na Virgo. Ang Virgo ang siyang pinakamatikuloso sa lahat ng zodiac sign. Isa ito sa dahilan kaya kadalasan ay kinakayamutan siya ng mga tao sa kanyang paligid. Pero ang totoo, gusto lang naman ng Virgo na ang lahat ay nasa tama. Dahil ito ay para sa kapakanan din naman ng lahat. Karamihan ang mga writers, journalist at public servant ay Virgo. Dahil ang misyon nila sa buhay ay makatulong sa mga nakakarami. Maluwag sa kanilang kapariha ang Virgo. Dahilan para maparatangan siyang walang pakialam. Pero ang totoo, reserve lamang ang Virgo pagdating sa emosyon. So ayan ang ating Virgo. Para naman sa Libra, kapag ikaw ay pinanganak sa sign na Libra, ang pagiging patas sa lahat ng bagay ay isa sa natatanging karakter ng isang Libra. Tulad ng kanyang simbolong timbangan, ang Libra ay mahusay tumimbang sa iba't ibang opinyon at pananaw o point of view, kaya hindi siya basta naniniwala sa mga sabi-sabi. Pagdating sa love life, ang Libra yata ang pinakasweet sa lahat ng zodiac, sapagkat mahilig siyang magsabi ng mga sweet nothing sa kanyang kapariha. Naniniwala rin ang isang Libra na may forever pagdating sa pag-ibig. Mahusay ang public relationship o PR ng isang Libra. So ayan ang ating Libra. Kung ikaw naman ay pinampanganak sa zodiac sign na Scorpio. Ang Scorpion ay siyang pinakamas understood at mysterious sa lahat ng lahat sudya. Misunderstood sapagkat ang tingin sa kanya ng mga tao ay weirdo dahil hindi siya takot na pasukin ang isang sitwasyon na hindi mapangahasang pasukin ng alinmang mga zodiac sign. Mysterious dahil ang Scorpion ay labis na malihim sa buhay. Naglalagay siya ng wall sa kanyang sarili at tanging mga taong nakakuha lamang ng kanyang tiwala ang pinapatuloy niya sa kanyang mundo. Dahil mahirap kunin ang simpatiyan at tiwala ng isang Scorpion, kadalasan ang mga zodiac na sign na ito ay hindi agad-agad pumapalaot sa larangan ng pag-ibig. Pero sa sandaling siya ay iyong makapariha, doon mo lamang matuklasan na ang Scorpio ay very sensual. So ayan ang ating Scorpio. Kapag ikaw naman ay isang Sagittarius, may ituturing na isang comedian sa lahat ng zodiac sign ang Sagittarius. Napaka-positibo at very light ang pananaw nila sa mundo. No drama, no worries. Kaya nilang gawin at atawanan ang isang problema. Dahil insensitive, kadalasan ay maraming naiinis sa paraan ng pananalita ng isang Sagittarian na walang pakundangan. Kahit may masaktan at dahil komedyante ang tingin sa kanila ng mga tao, ipinagpalagay ng marami na hindi nagsiseryoso ang isang Sagittarian pagdating sa relasyon. Ang tanging tao lamang na pupukaw sa kanilang atensyon ay ang paglalaanan nila ng panahon. At kapag ikaw ay pinalad na maging chosen one ng isang Sagittarian, asahan mong sila ay magiging very attentive at caring sa iyo.
sila yung tipo na gagawin ang lahat para may padama sa kanilang partner na sila ay mahalaga. So, ayan ang ating Sagittarian. Kapag naman ikaw ay pinapanganak sa zodiac sign na Capricorn, sa lahat ng zodiac sign, ang Capricorn ang siyang pinaka-old-fashioned ng paraan ng pag-iisip. Taliwa sa isang Sagittarian na masayahin. Ang Capricorn yan ay napakaseryoso sa buhay. Sila yung tipo na hindi mapangahasang biruin. Walang oras sa mga walang kabuluhang bagay o kababawan ang isang Capricornian. Dahil ang utak niya ay nakafocus sa kung paano magtagumpay sa buhay. Hindi siya titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang mga gusto. What Capricorn wants, Capricorn gets, ika nga. Mapili sa taong iibigin ang isang Capricorn. Mas unahin niya ang karera kaysa kanyang love life. So ayan ang ating Capricorn. Kapag ikaw naman ay ipinanganak sa zodiac sign na Aquarius, lunar sa lahat ng mga zodiac ang Aquarian. Tila may sarili silang mundo at wala silang pakialam kahit wala silang kaibigan. Mas mahalaga sa kanila ang pagsusoul searching. Pupunta sa mall kasama ang mga barkada para sa kanila, ang mundo ay puno ng oportunidad na dapat tuklasin. Sila ay unpredictable at mainitin ang lulo, lalo na kapag nadadambala mo ang kanilang privacy. Likas na walang imik ang isang Aquarian. Fellow observant siya sa may mga pangyayari sa kanyang paligid. Straightforward din ang isang Aquarian at hindi siya nagdadalawang isip na sabihin ang katotohanan kuhusadang may masagasaan man siya. Ito ang dahilan kaya bihirang makipagkaibigan sa isang Aquarian. May sariling roles ang isang Aquarian pagdating sa love partner. Lagi niyang sinusurpresa ang kanyang partner tulad ng biglaang date or kaya naman ay out of town. So ayan ang ating Aquarian. Kapag naman ikaw ay isang Pisces, ang Pisces ay maituturing na pinaka-intuitive sa lahat ng zodiac sign. Mas pinapakinggan ng fashion ang kanyang kutob sa kaysa opinyon ng ibang tao. Bagay na hindi mo masisisi dahil lahat ng kanyang kutob ay tumpak. Taglay ng isang fashion ang wisdom of knowledge. Dahilan para gustuhin niya na siya lang ang laging leader o mamuno sa isang pangkat. Sa kasamaang palad, ang ugaling ito ng isang Pisces ay nagbibigay dahilan para bansagan siyang ipal o pabida. Madali mong malalaman kung interesado ba o hindi ang isang Pisces. Sa isang bagay, kapag ito ay kanyang pinag-aaksayahan ng oras, atensyon at enerhiya. Ito ang dahilan kaya ipinagpalagay ng iba na may pagkabatugan ang isang Pisces. Pero ang totoo, sadyang hindi mo lang siya maasahang mag-effort sa mga bagay na hindi siya interesado. Isa na yata ang patience sa pinaka-selfish pagdating sa pag-ibig, sapagkat handa niyang ibigay ang lahat ng sa kanyang partner. Masasabing masarap kasama sa buhay isang fashion, sapagkat tutulungan kanyang ilabas ang lahat ng iyong potensyal. So yan ang ating Pisces. May nagtanong, Taurus, Leo. Okay, Taurus tayo and Leo. Okay, Taurus, ito po ang ating Taurus and then Taurus, Leo, Scorpio. Taurus. Ang Taurus ang siyang pinaka-practical sa lahat ng zodiac sign. Sa sobrang pagiging practical dahil sa mga bagay-bagay, ayaw ng Taurian na may komplikasyon. Para sa zodiac sign na ito, ang mga bagay ay hindi dapat ginagawang komplikado. Dahil dito, labis na pinapahalagahan ng Taurian ang balance of harmony sa buhay na siyang ina-apply niya sa kanyang love life. Hindi suluso ang Taurian dahil ayaw nga niya ng komplikasyon. Gusto niya ay happy lang ang lahat at smooth sailing. Ano mang drama ay kanyang iiwasan. Kaya kadalasan ang tingin sa Taurian ay cold-blooded na malamig sa isang relasyon. Pero sa totoo, labis na pinapahalagahan ng Taurian ang kanyang partner at para sa kanya. Ang susis ng isang matatag at matibay na relasyon ay ang pagkakaroon ng harmony ng magkapariha at hindi drama. So ayan po ang ating Taurus.
Para naman sa Leo. Leo, isang inborn leader ang Leo. Likas na leader. Siya ay may tendency na maging dominante. Gusto ng Leo na binibost ang kanyang ego sa pamamagitan ng mga papuri at compliments. Tulad ng isang leon, ang kanyang simbolo, ang Leo ay very dignified sa kanyang mga ginagawa. Dahilan para magtagumpayan niya ang anumang larangan na kanyang gustuhin. Likas na palakaibigan ang isang Leo. Mas pinapalahagahan ng isang Leo ang friendship kaysa relasyon. Kaya kung ang karelasyon mo ay isang Leo, humanda ka na na maging karibal sa oras at atensyon niya ang kanyang mga barkada at followers. Pero sa isang banda, very faithful at loyal ang isang Leo. Sa kanilang mga partner, by nature ang isang Leo ay happy-go-lucky person, ayaw niya ng drama sa buhay. Ang pagkakaroon ng kabit o number 2 ay wala sa kanyang utak dahil para sa kanya ito ay may kaakibat na kompromiso at drama. So ayan po ang ating Leo. Para naman sa Scorpio. Ang Scorpio ang siyang pinaka-misunderstood at mysterious sa lahat ng zodiac sign. Misunderstood sapagkat ang tingin sa kanya ng mga tao ay weirdo dahil hindi siya takot na pasukin ang isang sitwasyon na hindi pangangasang pasukin ng alinmang zodiac sign. Mysterious dahil ang Scorpio ay labis na malihim sa buhay. Naglalagay siya ng wall sa kanyang sarili at ang tanging taong makakakuha lamang ng kanyang tiwala at pinapatuloy sa kanyang mundo ay ang mga taong nakakakuha ng simpatya at tiwala ng isang Scorpion. Kadalasan ang mga zodiac sign na ito ay hindi agad pumapalaot sa larangan ng pag-ibig. Pero sa sandaling siya ay iyong makapariha, doon mo matutuklasan na ang isang Scorpion ay very sensual. So ayan ang ating Scorpion. Kapag naman ikaw ay pinapanganak sa sign na Gemini. Trademark ang Gemini sa pagiging adventurero. Taglay ng Gemini ang natatanging kakayahan sa pakikipag-usap. Madaling makapalagayan ng loob ang isang Gemini, sapagkat mabilis siyang mag-adapt sa mood ng lahat ng tao sa kanyang paligid. Lahat ng trip sa buhay ay kayang sakyan ng isang Gemini. Iyon nga lang, ang isang Gemini ay nagtataglay ng dalawang personalidad. Kaya medyo mahirap kapain ang tunay niyang pagkatao. Maaari mo siyang tingnan bilang isang hobby o masayahing bubbly o isang masayahing tao. Deep inside ay natagtago ang isa pa niyang karakter bilang isang emosyonal at sensitive, diba? Ang pagiging tukatib ng Gemini ay nag-extend niya hanggang sa kanyang love life. Ayaw niyang Gemini na boring at walang imik na kapariha. Ayaw niya ng fill in the blank moment. Kapag kayo ay magkasama dahil hindi niya mauubusan ng kwento. Kaya kung ang iyong kapartner ay isang Gemini, magdaon ka na ng maraming kwento upang hindi ka maubusan sa kanya. So, yun po ang ating Gemini. Okay, para naman sa Aries. Ang Aries ay itunuturing na pinaka-charming sa lahat ng zodiac sign. Puhunan ng isang Aryan ang kanyang malakas na karisma upang makapanghikayat ng mga tao. Sa sandaling magsalita ang isang Aryan, hindi ka pwedeng hindi makinig. Dahil ito ay puno ng kamangha-mangha at mga impormasyon na parang noon mo lang nalaman. Pero ang katingang ito ng isang Aryan ay kadalasan ding sa kanyang spotlight at itriga. Dahil sa daming alam ng isang Aryan, siya ay kadalasang nakakasuhan ng invento ng kwento. Kaya kadalasan, kahit totoo ang kanilang mga sinasabi ay parang wala rin naniniwala. Dahil to be good, to be true, ika nga. Labis na pinapahalagahan ng isang Aryan ang kanyang pagiging independent. Ito ang dahilan kaya mahirap itali sa roles ang isang zodiac sign na ito. Tulad ng simbolo ng Ram, handang manuwag ang kanyang mga sungay sa sandaling hindi niya magustuhan ang mga bagay na pinapagawa mo sa kanila. Dahilan para maging posisib ang isang Aryan.
Sa sobrang pagiging showy ng isang Aryan, wala siyang pakialam. Kahit may masabi ang mga tao sa kanyang paligid. Ang Aryan ay wala siyang pakialam kahit may masabi ang mga tao sa kanyang paligid. Who cares ang motto ng isang Aryan? Ang alam niya, mahal niya ang tao, kaya dapat niya itong ipakita sa lahat ng paraang alam niya. Masarap magmahal ang isang Aryan dahil ikaw ang gagawin niyang mundo. Iwasan mo lang na masaktan ang damdamin ng isang Aryan dahil tulad nga ng kanyang simbolong Ram, handa ka sa kanya ay paghigantihan. So ang ating Aryan. So ayan guys, sa mga hindi po nakaabot guys, maaari po nating balikan ang ating live video. Sapagkat nandito po ang aking kapatid, kailangan ko pong harapin. So atin po itong ipopost para po makita ninyo ang ating mga, ang ating live, ang ating usapin ngayon at maaari natin itong ulit-ulitin. So ayan po lamang guys, maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.